No po, kung pwede ko pusugin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo, hindi? Senator Jenggoy Estrada, napiko na nga kay Sandro Mulac dahil nga hindi alam kung magsasalita ito or hindi. Ayon pa kay Senador Jenggoy Estrada, sabihin mo sa amin kung magsasalita ka, sinasayang mo yung oras namin dito. Kung ayaw mo magsalita, aalis na lang kami dito. Ayon kasi dito kay Sandro ay hindi pa daw natanggap ng kabilang panig ang kanilang reklamo laban dito. Pero ayon kay Senador Jenggoy Estrada, magsalita na siya kung ayaw niya na aalis doon itong si Senador Jenggoy Estrada. Samantala naman nagalit itong si Jenggoy din dito sa kay Jojo kung saan ay hindi nga nagsasabi ng katotohanan. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Kikita mo ka. Maxi. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes po, Your Honor. Gusto mo ba i-narrate lahat yung ginawa sa'yo? Hindi kasi po. Nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa nung kabilang kampo po yung reklamo po namin. Nahihirapan po ako ikwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yung Richard? Yes po. During? Nung ano po, nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Ano? Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala Richard? Yes po. Okay, tell this committee, who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Yung una po niyang text sa akin, nag-text po siya sa akin ng 3:59 a.m. 3:59 a.m.? Yes po. Tapos 4 madaling araw? Yes po. Oh, what did he text you? I have the copy po on my phone. Pwede ko yeah, po. You read it. Okay po. Mr. Jojo Nones, ikaw una nag-text? Hindi naman po namin dininay na kami po ang unang, ako po ang unang nag-text. Yes, it's po. Answerable by yes or no? Yes ha? Po, Your Honor. Alright. Oh, tuloy mo, Sandro. Nag-message po siya sa akin ng 3:59 a.m. Sabi po niya sa akin, "So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba?" Nag-reply po ako. Sabi ko po, "Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon po, Sir Jojo." Tapos nag-reply po siya sa akin, "Enjoy still partying. Sino kasama mo?" Then nag-reply po ako. Sabi po niya, sabi ko po, kumakain lang po right now. Kasama ko po friends ko, sila Miss Nate and Elijah din po. Then sabi niya, "Be safe." Then sabi ko po, "Thank you po, Sir Jojo. Hope to work and see you soon po." Sabi niya, "Nabitin ako sa inom." Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nag-reply po siya sa akin na, "Yes, soon, ikas kita. Nagdidirek ako now." Wait, stop there. Do you have the power to cuss, Mr. Nones? In GMA po, wala po, Your Honor. The casting. Bakit mo tinetext si Sandro that, ikakasting mo siya? In a general, you do not have any power to do so. In a general sense po, I'm talking about, as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if yes, I ask permission na. But do you have the power? Halimbawa, o Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpo-produce. No, we're talking about GMA. It's a GMA po, wala, Your Honor. Why did you text Mr. Mulac?
Ang context ko po doon, in a general po sense, Your Honor, as a director that can do projects outside GMA to in streaming, kasi ngayon po uso po na pag as directors or content creators, we really do projects everywhere po. We have streaming projects, we have ganun po. Also continue, Sandro. Yes po, Your Honor. Continue, okay po. Continue. Sabi niya, so after po nung yes, soon, i-cast kita, nagdidirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. Sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po ako... So you were sensing something? Hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng, kung, at the time. Yeah, nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm alone. Opo. Nagduda ka, ha? Yes po. Nag-isip, nagdalawang isip ka? Hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi naman po ako nag-iisip ng masama ka sa kanya kasi boss ko po siya sa, treat ko po sa kanya is boss. Okay, and then afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4:37 a.m., nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, haha, just kidding, kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, need ko mag-PR po sa kanila, makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, nag-reply po ako ng, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, ah, okay, saglit lang ako din. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Yun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Ox, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Sila pong dalawa. What were they doing? Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung reklamo po namin. No, kasi, no, no. You tell us. We ought to know. So nakita ko po silang dalawa, si Richard Cruz po, lasing na, bali ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo, inoofferan po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine? Yes po. Richard Cruz, what was he doing at the time? Lasing po. Nakahiga. Lasing? Yes po. So, nakahiga? Nakahiga po siya nung una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Tapos okay. Sa amin. When Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Opo. Huh? Yes, what else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Ay, hindi. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Sandro, although nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ko today
pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here, eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa layunin. Yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Your Honor. Okay. So yeah, leave. Itong mga ganito, in accordance with law, sapagkat may mechanism na po doon sa 7877 ng complaint mechanism, maluwag pong masyado. At ang nangyayari, binabaliktad pa. Can you imagine? I was just the messenger. They shot the messenger. Dinimanda nila ako. Nagdemandahan kami. Nag-areglo lang kami at pinatawad ko ng mga kapwa-abogado ko. I had to sue your vice president din, your legal din. Kasi ako na nga nagreklamo, tinulungan ko na nga yung bata. Ako pang masama, sinisira ko daw yung reputasyon ng GMA 7. Hindi po dapat ganoon ang attitude, Mr. Chair. Thank you. Okay po, at maraming salamat po, Attorney Ferdinand Tupacio, Attorney Angelo Diokno. Opo. Thank you, Mr. Chair. Dito lang po. Yes, Mr. Chair. I'd just like to thank the Attorney Tupacio for the unsolicited lecture regarding the matter. But again, we'd like to reiterate that GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. Maybe there was just a problem regarding the reporting. There are different channels in the manner of reporting sexual harassment. Like what Mr. Gerard Santos did, he elevated it immediately to the president, to the COO. In fact, GMA has a box there that you could just put there your complaint. And the COO, the president, will read it. So there are different avenues for GMA. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to office of the president. So there are different avenues, Mr. Chair. So there is, again, I'd like to reiterate, I just like to counter the impression that Attorney Tupacio is creating, is conveying to the public that GMA has a policy on cover-up. And legal is very active on the matter. We do not encourage any form of cover-up. Okay. In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an administrative case against them, Your Honor. We're very active on that. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Attorney Angelo Diokno. Sir Nino Mulak. Your Honor, I'd just like to ask from GMA, no, kung ano po nangyari din sa decision, kasi nag-file po kami ng HR complaint. And the GMA has already received the HR complaint and they said they will do their own investigation. So, yun nga, ang parang so far yung they placed them under a preventive suspension. But is there already a decision from the, regarding the investigation? Okay. Sir Attorney Angelo Diokno, ano pong development doon po sa investigation po niya? Yes, Mr. Chair, regarding that matter, while we are not the members of the investigating committee, we'd like to confirm that the investigation is ongoing. I believe the two alleged perpetrators here have already submitted their answer. I'm not sure if the camp of Mr. Nino Mulak submitted additional evidence based on the findings of the NBI. That's why I think there is a supplemental NTE. And then after that, the investigation committee has 30 days to resolve the matter. And Attorney Annette, Mr. Chair, has undertaken to furnish a copy to the committee of the resolution. So rest assured, Mr. Nino Mulak, that there will be a resolution regarding the matter. Currently, they are under preventive suspension. Okay, Sir Nino, so malinaw na inantay din yun nila yung sa NBI, so may 30 days. Apo. Thank you, Senator. Salamat po, Sir Nino Mulak. Ma'am, Attorney Maggie Abraham Garduque. Ma'am?
Yes, Your Honor, please. Thank you very much, Mr. Chair, for allowing me the opportunity to speak, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, my only statement is that with due respect, Mr. Chair, I would like this Honorable Committee to look into the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, with respect to the jurisdiction when a case is already filed, Your Honor. With due respect, just look into it, that the moment a case is already filed, especially in this case, that it is already within the jurisdiction of the Department of Justice, so that there would not be any conflicting judgments and we do not violate the exclusive domain of jurisdiction, Your Honor. We let the Department of Justice investigate and do the preliminary investigation that matter, Your Honor. Mr. Chair. Likewise, Your Honor, in the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, it was stated there the power of contempt of the Senate, Your Honor, where there is a period wherein how long does the detention in under contempt a person will be detained, Your Honor. That's all, Mr. Witt. Maraming salamat po, Attorney Maggie Abraham Gartuque. Marami na pong mga ganyang naging usapin dito sa pagdinig po ng Senado. Maraming salamat po at nasa record po ang inyong sinabi. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Gusto ko naman pong kamustahin si Richard Cruz. Mr. Richard Cruz, kamusta po kayo? High blood daw po kayo? Ay, hindi po. Nagkaroon po ako ng gastrointestinal bleeding. Yes po. Sir Richard, hindi po kami husgado ha. Huwag po kayong masyadong ma-stress o ano lang po ito. Kailangan lang po tayo makagawa ng mga batas. At kayo po ay nakakatulong dito sa mga ganap na to. At ano po kayo? Relax lang. Ano po ito? Para po to sa bayan. Yun na lang po ang isipin ninyo. Nakakatulong tayo sa bayan. Opo. May gusto po kayong sabihin? May gusto po kayo sabihin lang, Gerard, may gusto po ba kayong sabihin, Sir Richard? Wala na po. Opo. Okay, Sir Gerard. Mr. Chairman, gusto ko Sir Santos, magsalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito, yun, na-invite po ako, salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and mukasan din pong stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po talagang, yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Kaya po ako, inabit nga po ako ng 5 years bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nun po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas ng loob para magsalita. So ako po gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po, at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po, magkaroon po ng safeguard pa. Mas magkaroon po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po. At lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po. Yung nireklamo niyo po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kabigyan niya ay talagang ano ka rin po. Pabalikan ka rin po nila. So, yun po. Sana po may makreate din po na policy and una po sa ganun po. Again po, maraming salamat po, Senator Robin. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Isang tanong lang po sa GMA. Boss, si Mr. Gerald, nawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Alam kong hindi naman yung decision yan, pero pwede bang